today, I make rice with tomato. Tomato paste, tomato freeze, yan ang kailangan ko. Onions, ginger and garlic paste, tomato paste, tomato freeze, cumin, kusbara powder, black pepper, yan ang kailangan ko ngayon. Try ko ang rice with tomato paste and tomato freeze. Ewan ko kung ano result nito. Parang masarap. Guro. Try ko to ha. Watch nyo ako. Sa side-side ko siya. Tapos sa kabilang side na naman ang garlic at ginger paste. Sa kabilang side, kailangan talaga ang tomato paste. Isuupian mo talaga yung parang isusupi mo, hindi mag-direct ng ano. Lalagay ko dito sa kabilang side. Hindi naman marami ang tomato paste. Ganyan ang result niya. Ganyan. Na ang aking water pang ano dito sa yan, ganyan siya. Tingnan natin kung ano resulta nito. Nag-try lang ako. Lagay ko yung ano kumin, kusbara at saka pilpil, black pepper powder. Lagay ko siya. Ayan siya.
Tapos, lagay ko yung tomato fish. Try lang to. Ayan. Yan pala ang result nito. Medyo madilaw-dilaw. Kasi may tomato paste pala. Yan siya. Lagyan ko ng asin yan. Para medyo malasa. May ulam na. Lagyan ko ng asin. Masyado para maalat, hindi maalat. Hindi lang. Yan ang rice with tomato paste, tomato paste. Ganyan ang mag-ano daw para hindi masira yung ano rice. Ano kaya ang lasa nito? Mabango naman. Maganda to kasi may ginger. Yung ginger, pag ano ng toxic yan, pag alis ng toxic. Try nyo. Tingnan natin mamaya ang result. Video ko sa inyo. Ayan ang result nito. Ayan. At naluto na siya. Simmer ko na yan. Masarap dito yan. Pag may alamang ka talaga, bigyan. Okay na yan. Kahit wala ng ibang ano dyan. Panglasa yan dito yung mga anak ko. Mga pickles. Ang iano nila. Pag ganito yung pagkain. Ayan.
Ganyan naman talaga pag ano. Parang hindi masira yung ganyan paghukay pag hindi masira yung rice. Ayan. Sisimmer ko na. Natatapos na rin. Sisimmer ko na siya. Titingnan lang natin kung ano result nito. Ayan. See? Ang ganda nga pa ito. Simmer ko na ha. Rice ko na niluto ko. Rice with tomato, fresh and tomato peas. Yan siya. Mabango. Masarap ang lasa niya. Parang may ano na siya kasi may asin. Ayun. Ayan siya. Kung mag-simple rice lang kayo, gumawa ng white rice, ayan, ganyanin mo. Mag-try kayo mga taga-Pinas. Huwag lang puro white rice. Yan, lagyan mo ng ganun, no? Para may kulay naman. Sarap kaya. Pero yung rice sa atin, iba eh. Mga durog-durog yung ano. Pero mayroon naman hindi durog. Yan, gawin yung ganyan. Sarap ang lasa niyan. Uy, mapadami na naman ata ang kain ako nito. Pag ganyan. Ganun yung na lang ang pag ano, bibili nga ako ng pag-uong dyan sa ano. Pag makalabas ako. Para hindi parating gutom. Hahanap ng masarap na pagkain ng bunganga. Ayan. Sarap ang result. Ah, maganda ang result niya. Tinatry ko. Baka pagawain na naman ako ng amo ko at least. Naisip ko na. Naisip ko na ang recipe. Ayan. Thank you for watching my video. Naisip ko na ang recipe. Naitry ko na. Maya, ano ko na. Hindi ko na ito makakalimutan. Ito ang moment ko dito sa Kuwait. Pagdating ko sa Pinas, makapagawa ko ng iba-ibang style ng rice. Ako, yung mga anak ko, hindi ko makain paglagyan ng oil ang mga ano, nung umuwi ako. Nagluto ako ng mga Arabic. Hindi kakain na may oil ang aking kanin. Ano ba itong mga anak ko? Pero try ko talaga. Magluto. Thank you for watching.